Kung bago ka pa lang sa channel ko, pindutin mo na ang like button at mag-subscribe na sa aking channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos kagaya nito. At simulan natin ang kwento. Noong ika-17 siglo, ang limang pamilya na naninirahan sa mga kolonya ng Ipswich ay pinagkalooban ng mga supernatural na kakayahan ng isang bagay na tinatawag na The Power. Nang sinubukan ng isa sa mga pamilya na makakuha ng higit pang kapangyarihan, ito ay biglang naglaho. Ang natitirang apat na pamilya, upang protektahan ang kanilang sarili, ay bumuo ng isang covenant na nagtitiyak sa kanilang kaligtasan. Sa kasalukuyan, ang apat na apo ng covenant ay matalik na magkakaibigan. Sila ay sina Caleb, Pogue, Reed, at Tyler, na kilalang mga estudyante ng Spencer Academy bilang mga anak ng Ipswich. Ngayong gabi ay magkakasama sila sa gilid ng isang bangin at ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan upang tumalon, na nagpapahintulot sa kanila na makarating ng ligtas at gumawa ng maayos na entrance sa pinakabagong bonfire ng paaralan. Doon, ipinakilala sila ng kasintahan ni Pogue na si Kate sa kanyang bagong kasamang si Sarah at ang bagong dating na si Chase. Pinagtatawanan ng isang babae si Sarah dahil nandito siya dahil sa scholarship sa halip na mula sa isang mayamang pamilya tulad ng iba dito at nang pagsabihan siya ni Caleb para dito. Lumapit si Aaron para ipagtanggol siya. Itinulak ni Aaron si Caleb para magsimula ng away at gumit na si Chase para pigilan sila. Ngunit sa sandaling iyon ay ginamit ni Reed ang kanyang kapangyarihan at pinaso ka si Aaron para mapahiya siya. Biglang naputol ang party nang may mag-announce na papunta na ang mga pulis. Ang lahat ay nagsimulang tumakbo palayo sa party, sinusubukang tumakas sa kagubatan. Sinubukan ng mga babae na umalis kasama si Chase sa kotse ni Sarah, ngunit hindi ito umaandar. Nag-alok si Reed na ayusin ito at nagkunwaring tinitingnan ang ilalim ng hood at ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para ayusin ito. Pagkatapos nilang umalis, sumakay ang apat na mangkukulam sa kanilang sasakyan at nagpas siyang magsaya. Isang sasakyang pulis ang nagsimulang humabol sa kanila ng napakabilis sa kakahuyan, kung saan ang mga lalaki ay gumagawa ng maraming nakakabaliw na galaw upang iwasan ang bawat puno sa kadiliman. Nang makalabas sila sa kagubatan, nakita nila ang kanilang sarili na nagmamaneho ng napakabilis sa isang malawak na lugar ngunit mahamag na bukid. Malapit na silang makarating sa gilid ng isang bangin, kaya nagsimulang gamitin ng mga lalaki ang kanilang mga kapangyarihan ng sama-sama habang binibilisan ni Reed at lumipad ang sasakyan sa bangin, at biglang nawala sa hamog. Ang mga pulis ay nabalisa habang sila ay tumalon sa maling conclusion, ngunit biglang nahulog ang kotse ng mga lalaki mula sa langit sa likod mismo ng sasakyan ng pulis. Ang mga opisyal ay masyadong nalilito at nabigla upang mag-react, na nagbibigay ng oras para sa mga lalaki na makalayo. Pag-uwi nila, nakita ni Caleb na gising pa ang kanyang ina. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa ama ni Caleb at sinabi na ayaw niyang mawala si Caleb tulad ng pagkawala ng kanyang asawa. Ipinaalala rin niya sa kanya na ang mga kapangyarihang nakuha niya noong siya ay 13 gulang ay magiging 1,000 beses na mas malakas pagkatapos ng kanyang 18 kaarawan. Masyadong nakakahumaling ang mga kapangyarihan at nang magsimula na siyang gamitin ang mga ito, hindi na niya mapipigilan ito. Ibig sabihin, mas mabilis siyang tatanda hanggang sa wala nang natitira sa kanya. Sa kagubatan, nakahanap ang pulisya ng isang abandonadong sasakyan, at sa loob ay may isang binatilyo na hindi tumutugon sa mga pulis. Kailangang basagin ng mga pulis ang bintana at laking gulat nila nang makitang puti na ang mga mata ng lalaki. Bumalik sa dorm, tinanong ni Sarah kung bakit tinawag ni Kate ang mga lalaki na anak ni Ipswich, at sinabi sa kanya ni Kate ang kwento ng limang pamilya, na sinasabi ang kanilang mga dating kayamanan nang hindi pinaghihinalaan ang katotohanan. Pagkatapos, naligo si Sarah nang biglang may narinig siyang ingay na nabasag at namatay ang ilaw. Natakot at kinakabahan, pumunta si Sarah upang mag-imbestiga at nakakita ng sirang bomb ilya sa sahig. Hindi napansin ang misteryosong lumulutang na anyo na lumitaw sa kanyang likuran. Sinubukan ng mausok na multo na hawakan si Sarah, ngunit sa sandaling iyon ay tumalikod siya at nagulat kaya umalis siya. Habang nagising din si Caleb na masama ang pakiramdam, nakabangga ni Sarah si Reed, na pumunta upang tingnan ang banyo ngunit wala itong nakita. Kinabukasan, si Caleb ay nagmamaneho at nakikipag-usap sa telepono kay Pogue. Napasulyap si Caleb sa passenger seat kung saan nag-iwan siya ng newspaper na may artikulo tungkol sa namatay na estudyante sa kagubatan. Biglang lumabas ang binata sa papel na medyo nakakatakot na anyo na nagpatakot kay Caleb. Nang lumingon siya sa kalsada, napansin ni Caleb ang isang higanteng truck na dumiretso sa kanya. Ang truck ay bumangga ng direkta sa sasakyan ni Caleb,
na sumabog sa daan-daang bahagi ng kotse na lumilipad sa paligid ng truck. Pagkatapos ay ang mga labi ng kotse ay nagsama-sama upang muling ibalik ang sarili sa isang iglap. Kinuha ni Caleb ang telepono para sabihin kay Pogue na nakakita siya ng isang madilim sa anyo ng patay na estudyante at sumang-ayon sila na may kakaibang nangyayari. Pagkaraan ng araw na iyon, huminto si Caleb sa parmasya at nakipag-usap kay Sarah, kaya inanyayahan niya itong makipag-ugnayan sa kanya. Nagmamaneho sila sa tabi ng kamalig ni Putnam at ipinaliwanag ni Caleb na kung saan itinatag ang orihinal na kolonya ng Ipswich. Sa kalaunan, huminto sila sa harap ng isang malaking lumang gusali na sinasabi ni Caleb na ito ang unang kolonya ng kanyang pamilya. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng isang putok mula sa bahay, ngunit sinabi ni Caleb na ang tagapag-alaga lamang na si Gorman iyon, na maaaring naging napaka-paranoid. Iniwan ni Caleb si Sarah sa kotse habang papasok siya sa bahay. Pagdating sa loob, ibinaba ni Caleb ang gamot sa isang mesa at tinanong si Gorman kung may kailangan pa ba ang kulubat na tao sa upuan, ngunit sinabi ni Gorman na wala na siyang kailangan. Sa hapon, lahat ay pumupunta sa isang bar upang magsaya, at ginagamit ng mga lalaki ang kanilang kapangyarihan upang tumingin sa ilalim ng palda ng isang babae habang pinagpustahan nila ang kulay ng kanyang damit na panloob. Habang magkasamang sumasayaw sina Kate at Caleb, nagsimulang makipag-away si Aaron Kinnaird at Tyler, na inakusahan sila ng pagdaraya sa kanilang pool game. Mabilis nilang kinuha ang laban sa labas at naghandang lumaban sina Reed at Aaron, ngunit bago pa lumala ang mga bagay, dumating ang manager ng bar na may dalang baseball bat at sinabihan silang itigil ang mga ito. Umalis si Aaron at ang kanyang kaibigan, at hinarap ni Caleb si Reed tungkol sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa harap ng mga tao. Ayaw ni Reed na pinapagalitan kaya sinunggaban niya si Caleb gamit ang sobrang lakas na mahiwagang puwersa, kaya gumanti si Caleb sa pamamagitan ng paggamit sa mahiwagang pagtulak kay Reed sa isang tumpok ng mga drums. Sinubukan ni Reed na gumanti sa pag-atake sa pamamagitan ng paghagis ng isa sa mga drum, ngunit mas mabilis si Caleb at naghagis ng bola ng enerhiya na muling nagtulak kay Reed palayo. Pinaghiwalay sila ni Pogue at Tyler bago lumala ang mga bagay na ito. Pagkalabas nila ng bar, pinasakay ni Caleb si Sarah pabalik sa dorm at naghalikan sila. Kinagabihan, isang gagamba ang pumasok sa silid ni Sarah at lumakad sa kanyang mukha, dahan-daang pumapasok sa kanyang tainga. Nagising si Sarah na may kakaibang nararamdaman at nang tanggalin niya ang kumot, nabalisa siyang makita ang kama na puno ng mga gagamba. Tumalon siya sa sahig para lang makakita ng maraming gagamba na sumusunod sa kanya. Pinuntahan din ng isa si Kate at pumasok ito sa ilong niya para lumabas mula sa kanyang noo. Sa sandaling iyon, nagising si Sarah sa panaginip, ngunit nakakaramdam pa rin siya ng takot. Samantala, hindi makatulog si Caleb at nakatanggap siya ng tawag mula kay Pogue, na nagpapaliwanag na nakita na rin niya ngayon ang multo. Kinabukasan, pumunta si Sarah sa silid aklatan upang magsaliksik sa mga mangkukulam at kasaysayan ng pamilya ni Caleb, na natuklasan na ang mga spider na nakita niya ay isang pangkaraniwang spell at kung saan nagsimula ang mga mangkukulam na manghuli sa bayang ito. Pagkatapos ng swimming practice, tinukso ni Chase si Aaron sa locker room sa pamamagitan ng pang-iinsulto sa kanyang pagkalalaki, kaya tumugon si Aaron sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya. Sinubukan ni Caleb na pigilan sila bago ito lumala, ngunit madaling napatumba ni Chase si Aaron sa isang galaw lang, na pinahanga ang lahat. Kinagabihan, lumabas muli sina Caleb at Sarah, at hiniling ni Caleb kay Sarah na pumunta sa Fall Fest kasama niya sa Sabado, na binanggit ang kanyang kaarawan. Tinanggap ito ni Sarah bago sila magsalo sa isang mapusok na halik sa sasakyan. Sa bahay ng subukan ni Caleb na matulog, nabalisa siya nang lumitaw muli ang multo sa harap ng kanyang kama at mabilis na nawala. Kinabukasan habang nagpapraktis sa paglangoy, nagkarera sina Caleb at Chase. Sa una, sabay na sabay sila, pero hindi nagtagal, si Caleb ang nanguna. Biglang nagdilim ang mga mata ni Chase, na nagpapakitang mayroon din siyang kapangyarihan at ginagamit niya ang mga iyon para iuntog ang ulo ni Caleb sa dingding. Nawala ng malay si Caleb at makalipas ang ilang segundo, binuksan niya ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang mga kaibigan na nakatitig sa kanya, na sinasabi sa kanya na iniligtas siya ni Chase mula sa pagkalunod. Maya-maya ay tinawag si Chase upang makita ang principal, na nagpahayag na nakita nila ang ID ni Chase sa kotse ng namatay na estudyante. Si Chase ay gumaganap na inosente at sinabing hindi niya alam kung paano ito nakarating doon. Ngayong nagsimula ng maghinala si Caleb kay Chase,
Sa gabi ay pumasok sila ni Pogue sa tanggapan ng admission upang siyasatin ang profile ni Chase. Nalaman nilang namatay ang mga magulang ni Chase sa kanyang 18 na kaarawan at siya ay inampon, ngunit ang kanyang tunay na apelyido ay Pope. Bago nila mabasa ang iba pa, narinig nila ang isang guard na papalapit, at agad na ginamit ng mga lalaki ang kanilang mahika upang lumutang sa kisame para hindi sila makita ng guard, ngunit ang mga papel mula sa file ay nagsimulang mahulog, at kailangan nilang mag-concentrate para palutangin din ang mga ito. Sa sandaling umalis ang bantay, ang mga lalaki ay ligtas na nakaalis sa lugar. Samantala, bumalik si Sarah sa kanyang dorm at nakahanap ng note na nagsasabing pumunta si Kate sa ospital. Nagmamadali si Sarah na bisitahin ang kanyang kaibigan at ipinaliwanag ng doktor na si Kate ay nagkaroon ng allergic reaction sa iba't ibang kagat ng gagamba sa kanyang katawan. Bumalik kay Caleb, siya at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa isang silid sa ilalim ng lupa kung saan itinatago nila ang mahiwagang apoy para sa kanilang mga pagpupulong sa Covenant. Ginagamit ni Caleb ang kanyang kapangyarihan upang kunin ang The Book of Damnation mula sa isang istante na naglalaman ng mga pangalan ng lahat ng taong nagsampa ng mga kaso ng mangkukulam laban kay John Putman, ang pinuno ng 5 pamilya. Sinabi ni Caleb sa iba na si Goody Pope ay isa sa mga nag-akuse kay Putnam at nang si Putman ay dumating sa kanya sa kanyang mga panaginip bilang isang incubus pagkatapos mamatay ang kanyang asawa. Bilang resulta ng panaginip na ito ay nagkaroon siya ng isang anak, at napagtanto nila na ang pamilya ni Putnam ay hindi namatay kasama niya at si Chase ay ang 5 anak ni Ipswich. Sa sandaling iyon ay tinawagan ni Sarah si Caleb at sinabi sa kanya na si Kate ay nasa ospital, at binanggit niya ang mga gagamba. Agad na nahulaan ni Caleb ang katotohanan at sinabi sa grupo na nilagyan ni Chase ng Spell of Creation si Kate. Galit na galit, lumabas ng silid si Pogue at kinuha ang kanyang motorsiklo upang hanapin si Chase para sa paghihiganti. Habang nagmamaneho siya sa kalsada ng napakabilis, nakita niya si Chase na humaharang sa daan at sinubukan siyang sagasaan ito. Ngunit ginamit ni Chase ang kanyang kapangyarihan para pabaligtarin siya at ang bike at marahas na dumaong sa lupa. Ipinaliwanag ni Chase na sinaktan niya si Kate para makuha si Pogue at kasabay nito, si Pogue naman ang gagawing pain niya para makuha si Caleb. Ilang sandali pa, bumalik si Sarah sa kanyang dorm at nagulat nang makita si Caleb sa kanyang pintuan. Sa sandaling umupo sila para mag-chat, may kumatok na naman at laking gulat ni Sarah nang makitang muli si Caleb. Lumalabas na ang nasa loob na Caleb ay si Chase sa ilalim ng isang ilusyon, at agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang patumbahin si Sarah at dalhin siya sa kama, kung saan ang isang gagamba ay pumasok sa kanyang tainga at naging sanhi ng pag-itim ng kanyang mga ugat. Inihayag ni Chase na naghihiganti siya para sa kanyang pamilya at gusto niyang makuha ang kapangyarihan ni Caleb pagkatapos niyang dumating sa kanyang 18 na kaarawan. Kung hindi siya makikipagtulungan sa kanya, papatayin ni Chase si Sarah at ang kanyang mga kaibigan. Ang kaarawan ay mangyayari sa susunod na gabi, at sinabi ni Chase kay Caleb na makipagkita sa kanya sa kamalig ni Putnam bago maghating gabi. Inamin din niya na pinatay niya ang kanyang mga magulang at ang binatilyo sa kotse. Pagkatapos ay pinaramdam ni Chase kay Sarah ang sakit ng kanyang mahika, at ang galit na si Caleb ay sumubok na umatake. Ngunit agad na sinimula ni Chase ang paghila sa kanya sa buong kwarto hanggang sa ihagis siya sa salamin sa banyo. Inamin ni Chase na siya ay na-addict na sa paggamit ng kapangyarihan at iniisip na ang pagdaragdag ng kapangyarihan ni Caleb sa kanyang sarili ay maaayos ang kanyang problema sa pagtanda. Ngunit sinabi sa kanya ni Caleb na hindi ito gumagana ng ganoon, kundi ang katawan mismo ang bumibigay, hindi ang kapangyarihan. Hindi siya pinaniwalaan ni Caleb at pinaalalahanan siyang makipagkita sa kanya sa kamalig bago halikan si Caleb at mahiwagang inayos ang salamin. Nang malapit na siyang umalis, kinukumbinsi siya ni Caleb na pahintuin man lang ang spell ni Sarah para hindi siya mamatay bago dumating ang araw. Nang mawala si Chase, nagising si Sarah at nagpanggap si Caleb na hinimite siya nang sabihin niyang naaksidente si Pogue, at ngayon ay nasa ospital siya na may malubhang pinsala. Kinabukasan, binisita nila si Pogue sa ospital, at sinabihan niya si Caleb na huwag lumaban kay Chase dahil napakalakas niya. Pagkatapos, nakiusap si Sarah kay Caleb na sabihin sa kanya kung ano ang nangyayari, kaya dinala siya ni Caleb upang makilala ang kanyang ama na si William, na siyang kulubat na lalaki sa ilalim ng pangangalaga ni Gorman. 44 na taong gulang pa lamang siya.
Ngunit mukhang matanda na siya dahil gumamit siya ng labis na kapangyarihan at kinain ito ang kanyang katawan. Sinabi ni Caleb kay Sarah ang buong katotohanan at nakumbinsi siya na hayaang dalhin siya nina Reed at Tyler sa party habang kinakaharap niya si Chase. Sa gabi, sa sandaling dumating ang tatlo sa party, pinapanood sila ni Chase mula sa tuktok ng isang gusali. Sa sandaling magambala sina Red at Tyler, tumalon si Chase at kinidnap si Sarah. Samantala, papunta si Caleb sa kamalig at isang tawag mula kay Reed ang nagsabi sa kanya na nawawala si Sarah. Biglang tumalon si Chase sa hood ng kotse ni Caleb at inatake siya sa pamamagitan ng pagbasag sa lahat ng mga bintana nito. Bumaba si Caleb sa kotse at tumakbo sa lumang kamalig, kung saan naghihintay si Chase kasama ang isang walang malay na si Sarah upang matiyak na magpapatuloy si Caleb sa kanyang kasunduan. Nang tumanggi muli si Caleb, lumutang si Chase at binato si Caleb ng mahiwagang pag-atake, pagkatapos ay hinampas niya ito ng ilang piraso ng kahoy mula sa kamalig. Sinusubukan ni Caleb na gumanti gamit ang kanyang mahiwagang enerhiya, lumulutang palayo sa tuwing aatake siya pabalik, ngunit si Chase ay masyadong makapangyarihan at gumagawa ng mga thread ng enerhiya na kumukuha kay Caleb at inilapit siya bago niya ito muling itapon, na ginagawang matamaan siya ng maraming bagay sa daan. Nang muling itulak ni Chase si Caleb, dumapa si Caleb sa isang wood bin at natigilan doon habang nagsisimulang umilo ang kanyang katawan, ipinapahiwatig ng orasan na sa wakas ay kaarawan na niya at siya ay mag-e-evolve na ngayon. Pagkatapos ng ilang segundo ng enerhiyang pumapasok sa katawan ni Caleb, bumagsak siya sa sahig, at sa wakas ay may kapangyarihan na siyang lumaban ng maayos. Ngayon ang kanyang mga pag-atake ng enerhiya ay nagagawa ng saktan si Chase at pinalipad siya sa kamalig, ngunit ito ay tumama din sa isang parol at nagsimula ng apoy. Susunod, ang mga lalaki ay nagsimulang maghagis ng mga bagay sa isa't isa, ngunit sa isang sandali ng pagkagambala, muling hinampas ni Chase si Caleb ng bola ng enerhiya, pagkatapos ay itinapon siya sa labas sa bintana. Hinawakan ni Chase ang mukha ni Caleb at sinubukang pilitin siyang sabihin ang mga salita ng spell na maglilipat ng kapangyarihan sa kanya, ngunit malakas ang loob ni Caleb at itinulak siya palayo upang magpatuloy sa pakikipaglaban sa isang mabangis na pagpapalitan ng mga bola ng enerhiya. Samantala, ang ina ni Caleb ay dumating sa lumang bahay upang kausapin si William, na kinukumbinsi siya na ang kanyang buhay ay nalsayang na rin kaya dapat niyang gawin ang isang bagay para sa kanyang anak. Binigkas ni William ang spell at ipinadala kay Caleb ang kanyang kapangyarihan. Sa kamalig, kumikidlat, at natanggap ni Caleb ang mahika ng kanyang ama, na ginawa siyang mas malakas. Ibinato ni Chase ang isa pang energy ball kay Caleb, ngunit dahil mas malakas na siya ngayon, madali niya itong nasalo at ibinato pabalik kay Chase. Ang kapangyarihan ay tumama kay Chase at dumaan sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay lumipad pabalik at nahuli sa pagsabog na dulot ng bola ng enerhiya at tumama ang apoy sa kamalig. Bumalik si Caleb sa nasusunog na kamalig at pagkatapos makaiwas sa ilang nahuhulog na kahoy, inilabas niya si Sarah sa tamang oras. Sa ospital sina Kate at Pogue ay parehong nagkamalay nang mawala ang mga spell sa kanila. Sa huling eksena, kinaumagahan ay nasa kamalig pa rin sina Caleb at Sarah na sinasabi sa mga bumbero ang nangyari. Lumapit ang isa sa mga bumbero upang sabihin sa kanila na nilibot na nila ang lugar at wala silang nakitang iba, kung saan walang maipaliwanag si Caleb. Sa sandaling magambala ang mga bumbero, ginamit ni Caleb ang kanyang kapangyarihan upang ayusin ang windshield ng kanyang sasakyan at pagkatapos ay nagmaneho sila patungo sa pagsikat ng araw. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.